sabi ko, ay, sinubukan ako talagang nangitim siya. Ngayon, nung binigay ko din sa pamangkin ko, sabi niya, Tito Joe, bakit ganito yung sing-sing? Nangangalawang sa kayo. Hindi ko alam. Yun po ang nangyari. So, kailangan po yung mga kaibigan natin, may mga nag-a-advise sa atin, wisdom din po na binibigay ng Panginoon. Makinig tayo, humble yourselves before God. Amen. So, number three po, mabilis tayo. Number three, mabilis tayo. Deliver from evil men. Yan, dito. He speaks the evil men. Dito sa mundong ito, maraming mga kaibigan natin, minsan kunwaring kaibigan o ano yung pero mag-ingat po tayo. Maraming mga false teaching, maraming mga sinungaling, mga gossips, iwasan po natin yung mga yan, sabi niya. Kasi kaya nga binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom para iwasan natin sila. Pero hindi ibig sabihin na iwasan natin sila, parang nakakita ka ng ketong. Hindi, ibig sabihin, hindi ka makikisama. Pwede ka, hindi ka makikisama pala. Pwede ka makisama, pero huwag kang makikisama. Diba? Pagka, minsan hindi mo namamalayan, pagkasama mo sila, naging kamukha mo na sila. Tsaka nagiging katulad ka nila kung paano sila magsalita, ganun ka na rin. Paano magsinungaling ka? Sinungaling ka na rin, pero hindi mo alam na sinungaling ka. Kasi nga, yun ang naging kagawin mo kung pag sila ay naging ganito, ganun ka na rin. Kaya pag titignan ng mga tao sa iyo, tapos magsishare ka ng word of God, hindi mo makikita, hindi nagko-confuse yung mga tao. Sino ba ito? Hindi marin makita sa kanya kasi nag-iiba na. Tapos sasabihin ng mga tao, di ba may kasabihan tayo? Birds of the same feather? Ah, mali. Mali kayo doon. Mali. Birds of the same feather are the same birds. Ah, di ba? Di ba yun? So, number two po is, dito po sa deliver from evil is who speaks perverse things, dito sa three na ito, letter B po is walks in the ways of darkness. Makikita po natin ito sa verse 13. Sa verse 13 po ng chapter 2. So, sabi dito, not to be entangled again to the corruption of this world. Ibig sabihin, kung binago ka na ng Panginoon, huwag mo nang gawin yung dati mong ginagawa. Huwag ka na magsama doon sa ano dahil mapapahama ka dahil minsan hindi mo na namamalayan. Yun nga, tulad ng binanggit ko kanya, pero hindi mo na namamalayan, napapahama ka naman. Di sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to men, but the end of it is death. Di ba, kala natin, may sabi sa'yo na, sige, tawag ito, sumali ka dito sa amin. Yayaman ka. Magbibigay ka lang ng 10,000, magiging 100,000 yan. Yung bigyan ka na, pag dinagdagan mo pa, magiging 1 million ang kikitain mo. So, gusto mo talagang lumaman. Gusto mo talagang instant. Gusto mo mangyari sa iyo. So, lagi mo ginagawa yon, and at the end, yun nga mangyari sa iyo. Mapapahama ka. Akala mo, pag yumaman ka na, okay ka na. At akala mo, magiging maayos na yung buhay mo. But the end of it, suffering sa buhay mo. Mas mabuti pang kumakain tayo sa supper night kaysa mag-suffer tayo. Di po ba? Diba? So yun yung mga immorality, greediness, gambling, drunkenness. Huwag na tayo sumama sa kanya. Huwag na natin gawin yun. Dahil binago na tayo ng Panginoon. Kasi itutulad tayo sa parang isang aso, di ba? After na sumuka, tapos ka, bakit kinakain ulit ng aso? Tapos yung baboy, pinaliguan mo, bumalik na naman doon. Hindi mo naman pwede hilahin siya dahil tagaroon talaga siya. Pero tayo, hindi tayo ganun. Dahil wisdom is in our hands. Kailangan talaga i-meditate natin, trigger natin. Init talaga, mainit. So yung letter C po is, walk those people who walks in crooked ways. Yan, ito po yung the people who are deceitful, robber, yan. Ini-instruct ni Solomon dito and winawarningan tayo na huwag tayo sumama din sa mga tao. Ganun, dahil mapapahama ka. Amen po. So, that is the wisdom from God. At kung gusto natin magamit ang wisdom, let us kneel down before the Lord, read the Bible, be humble yourself, sumunod tayo sa mga leaders natin, sa mga pastors natin, kung ano yung mga in-instruct nila. Hindi tayo bibigyan ng instruction nila na ikapapahamak natin. Dahil based on the Word of God, ang tinuturo. Wala naman siya siguro nagturo dito na mangutang tayo, mag-gossip tayo, o anong gagawin natin. Ang tinuturo ng Panginoon dito is para magkaroon tayo ng good moral character. At para maisapamuhay natin ang buhay natin. Everybody makes mistakes. Tandaan po natin. But the wise men learn from their mistakes. Yan ang kailangan natin. And take steps to avoid repeating them. Di ba?
nagkakamali tayo. Pero inaavoid natin na ulit-ulitin natin yung pagkakamali natin. The foolish may make the same mistakes over and over again, but never learn the lesson. Foolish nga eh. Kaya nga sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So don't be a fool. Ulitin po natin, don't be a fool. Amen. So, ang turo sa atin, so you may walk in the way of goodness and keep to the paths of righteousness, for the upright will dwell in the land and the blameless will remain in it. Sinabi dito, will remain in it, ibig sabihin, pinoproteksyon tayo ng Panginoon para dito sa lupa, manatili tayong buhay, manatili tayong alive, manatili tayong healthy, manatili tayong alive yung isip natin, at manatili tayong may pag-ibig sa puso natin, manatili tayong nagpapakumbaba. That is wisdom. Dahil kung hindi tayo magpapaturo sa Panginoon, ang sabi dito sa verse 22, but the wicked will be cut off from the earth. Bakit po? And the unfaithful will be uprooted from it. Nakakatakot, di ba? Pag napinahamak mo yung sarili mo, uminom ka ng uminom at nilangon mo yung sarili mo, aga kang mawala nga sa bundok. Will be cut off from the earth, di ba? So, wisdom is the very important thing while we walk in the knowledge of God. Amen. So, patahin po yung magsitayo. Hallelujah! Are you blessed? Let us pray. Father God, we thank you for another message that you have given to us. Salamat sa wisdom and knowledge na pinagkaloob mo sa amin, sa inimpart mo sa amin, Panginoon. And Lord, help us to learn more from your word, O God, to apply it in our lives daily. And Lord, we ask you to be with us in your presence every day in our lives, O God, in our works, in our lives, in our families, in our friends, in our whatever we do, O God, we will do it for your glory alone. And give us wisdom na hindi it, and salamat Panginoon sa wisdom na binigay mo sa amin na hindi kayang kunin ng sanlibutan ito. Knowledge is different from wisdom, and we acquire wisdom because we read your word and we pray and we humbly humble ourselves in your presence, O Lord God. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang lahat ng narito, maging ang nanonood sa live streaming na ito, Panginoon, saan man dako sila naroon. Give them wisdom, give them knowledge that they can use them in their daily lives, O Lord God. We entrust you everything, at samahan mo kami sa buong isang linggo nito na nandoon yung pagsama mo sa amin, sa divine protection mo sa amin, at ma-meditate namin ang mga pinag-aralan namin sa araw na ito. We thank you, we glorify your name in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen! Isang malakas na palakpak mo sa Panginoon. God bless everyone.